Bueno, Manong, maraming nga salamat na good morning sa Turping. Nababanggit nyo kanina yung 100 days na alala ko. Ano, naalala ko rin si Edlingao, kinakover namin yung mga former president. Noong FBR time, ang kanyang EO number one, addressing the energy crisis. Si dating Pangulong Pinoy ay EO number one niya. Ha? Itog creating the Truth Commission Against Graft and Corruption. Si Pangulong Duterte, EO number two, landmark historic about the Freedom of Information Act. Yung day one nyo sa office, ano ang first act nyo po as President of the Republic of the Philippines to set the tone of your presidency and hit the ground running? Sa Turping. On the first day of my office, no, waiver of my rights under the Bank Secrecy Act. At i-encourage ko lahat ng employees ng gobyerno, officials and employees, to do the same. I cannot mandate it, but I will encourage them because these are individual rights. But I'm going to set the tone of my presidency to establish a clean government. No? Leadership by example ang tawag namin doon. Maraming salamat. Okay. My second question, Sir Turping, about Tom Farmaly. You've been part of the investigation sa Senate. Ano? If you are the president, ano nakikita niyong reforma? Ano na dito sa tinatawag dito na mga common medical supplies? Ano? At eventually, si Pangulong Duterte, ha, binanya yung mga cabinet members. At it happened also to the past president. What about you? Ibabanyo rin ba yung mga cabinet members attending the Senate investigation if ever kayo maging presidente? Hindi. Kasi ang ipupush natin, yung transparency. Kasi paano magtatagumpay ang isang administration kung magtatago tayo ng mga dapat malaman ng publiko?